So magandang araw, welcome back sa ating channel. So ngayon ay gagawa tayo ngayon ng electric pan. So ayan, Air Max ang tatak niya. Ito ay stand pan. So nabili ko ito kahapon. Pinagbili sa akin, nabili ko sa halagang 60 pesos. So binili ko na kasi napakamura at maganda pa naman yung itsura niya. Bagong-bago pa. So, i-check natin kung ano sira. Isasaksak muna natin. So, ayan. Ayan, naisaksak na natin. Titingnan na natin kung umuugong. So, switch natin sa number 1. So, wala na siyang ugong. Ayan. Wala nang ugong. So, sunod natin buksan. So, tanggalin muna natin. So, natin buksan itong cover niya. Tingnan natin kung mahigpit yung LC niya. So, ayan, maluwag naman. Nag-pre-wheel na siya. So, ugain natin kung nagalaw yung ano. So, ayan, okay yung shafting niya. Naka-pre-wheel naman siya. So, ibig sabihin, walang sira yung bushing nito. Good ang bushing nito at saka yung shafting. So, ang posibleng sira nito, yung fuse. Nag-open na yung fuse o pumutok na. So, hindi na natin gagamitan ng tester to. Atin ang puntahan agad yung sira. Magbaka sakali agad tayo na baka fuse nga yung sira. So, kahit wala kayong tester, kung maka-encounter kayo ng ganitong sira ng electric pan o ganitong nangyari sa inyong electric pan bago pa na biglang uminto, so panoorin niyo lang itong aking gagawing tutorial. Pwede kaya niyo gawin 'to. So okay, i-set up ko lang yung camera at mag-uumpisa na tayo. So ayan, naka-set up na tayo. So, kakalasin lang natin 'to. Kalasin lang natin yung cover sa likod. Ayan. Kalasin lang muna natin. Tanggalin muna natin 'tong switch niya. Saka ito. So, tingnan natin ang sira nito. So, ang duda ko dito, thermal fuse lang ang sira nito. So, ayan. Bagong-bago pa. Makita nyo, may alikubok lang ng konti. Pero bago pa yung motor niya. Wala pang gumagalaw nito. Ngayon pa lang nabuksan. So, ang gagawin natin, ibabypass natin agad. So, kung sakaling mangyari sa electric pan nyo, maganda naman yung ikot ng LC niya. Hindi mahigpit. At bago pa, ibig sabihin nun, baka putok lang ang fuse. Kaya kayo na lang mismo ang gumawa kasi napakadali lang namang mag-bypass o mag-rekta. So ayan, nakita na natin yung mga wiring niya. So ganyan natin. Ayan. So ayan. So, hanapin lang natin yung main line. Hindi na tayo magagamit ng tester. Ibabypass na agad natin. Kasi duda ko, thermal fuse lang talaga yung diferensya nito. Kalasin muna natin itong switch niya. Ayan, nakalasin natin yung switch. Ayan. So, nakita nyo? So, kunin natin para malinaw. So, pagka ganito, magtatap lang tayo dito sa may capacitor. Ililipat lang natin yung itong common.
itong common na line, tatap natin dito sa capacitor. Ganun lang ang pagre-rekta. Isa dyan sa capacitor na yan, sa linya ng capacitor, dyan natin itatap yan. So, umpisa na natin. Basta yung itatap nyo dito, yung hindi nakakabit sa switch. Yung galing plug na hindi nakakabit sa switch, yun ang itatap nyo dito sa linya ng capacitor. So, umpisa na natin. So, ang gagawin nyo, putulin nyo yung ito. Itong common line papunta sa motor. So, itong puting ito na kadugtong nung asul, yung buo ng blue papunta dito sa motor, yun yung common line. Kasi hindi siya dumaan dito sa switch. So, yun lagi yung tatandaan. Pag magbabypass kayo, ang kukunin yung linya ay itong hindi dumaan sa switch. Nag-iisa lang yan, kaya hindi kayo malilito. So, putulin natin. Putulin na natin siya, kasi hindi na natin gagamitin yan. So, pinutol na natin. So, naputol na. Ito, hindi na natin gagamitin. Ang gagamitin natin itong linya, papunta sa plug. Isang linya papunta sa plug. Ayan. So, putulin din natin yung isang linya muna ng kapasitor. At magtatap tayo. So, ayan, naputol ko na yung line ng kapasitor. Yung isa. So, babalatan lang natin ngayon. Para maikabit natin yung itatap natin. Ayan, nabalatan na natin yung isang kawang linya ng kapasitor. Ayan, pansin nyo. Yung pinutol natin, natanggal na, nabalatan, binalatan natin yung dulo. Tapos ito din. Kasi itatap nga natin, balatan natin yung dulo. Ayan. Tapos ikabit natin. Ikabit na natin yung kwan. Pagsamasamahin nyo lang yan. Yung linya ng kapasitor na yan. At saka yung tinap natin na ano. Ayan. So yan, naitap na natin. Pansin nyo. Nagtap tayo doon sa isa sa linya ng kapasitor. Yung common line tinap natin doon sa isang linya ng kapasitor. Doon sa ito dito. Sa blue. So ayan. Naitap na natin. So hindi makita ng ayos. So ayan. Pinap natin. Kinabit lang natin yan dyan. Magkakasama na sila. So, itry lang ating saksak kung gagana na. So, tingin ko naman gagana dahil nang mag-aalap po pagka nga ganito talagang bagong-bago pa tapos biglang huminto, fuse lang ang problema. Nasobrahan lang ito sa gamit. So, isaksak muna natin. So, ayan. Nasaksak natin ngayon. So ayan, nakasaksak na. So, switch natin. Ingatan nyo lang mahawakan yung ano, yung mga open na ano, wire. So, siguro din nyo lang dilalapat. Wala pang tape. Siguro din nyo lang dilalapat doon sa body. So, pietinan. Ayun, mandar na. Kita nyo? Ibig sabihin, fuse lang talaga. Kita nyo, umandar na agad. So, papatayin ko muna. I-ano na natin. Titip na natin. Ayan. Simpleng-simple lang yung sira niya. So, hindi na tayo nagpalit ng bushing kasi okay naman yung pre-wheel niya. Hindi mahigpit. So, ayan. Ikabit na natin ngayon yung tanggalin muna natin sa saksakan. Tapos ibalik na natin yung switch niya.
So, ayan. Kapit na natin. So, medyo ano, malambot yung ano, paanong cover. So, ayan, nagkapit na natin yung isa. Kapit na natin yung isa. Ayan. So, titape lang natin. So, ayan, titape lang natin. Para may ano natin. Tape lang natin 'yan. Lagyan natin ng electrical tape para maayos na natin ang ano, may buo na natin. May lagyan na natin yung cover. So okay na 'yan. Tapos na. Na-tape na natin. Nalagyan na natin ng electrical tape. So 'yun lang. So saksak uli natin. Tingnan natin ngayon kung tama. Ayan. Ayan. Umikot na agad. So, okay na. Nagawa na natin. So, binypass lang natin. Kaunting oras lang tayo. So, wala tayong ibang ginastos. Hindi na tayo nagbumili ng piyasa kasi nagbypass lang tayo. So, kung sakaling na-encounter nyo na bago pa yung ano, electric pan nyo, biglang tumigil, malamang na fuse lang yung sira. Kaya kayo na lang ang gumawa. Huwag nyo munang dalhin sa mga gawa. Try nyo muna kung kaya nyo paganahin. So, ayan. Tapos na tayo. So, pakishare naman yung video para madami ang makinabang. So, maraming salamat na rin sa mga nag-subscribe at saka nag-like at nag-comment sa mga naunang video ko. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong lahat.